Alright, yan at welcome back muli at gagawa ng po tayo ng isang panibagong reaction video at magbigay rin tayo ng ating opinion o komento patungkol po dito sa sinasabi na si Liobert ay hindi na makipag-usap kanila Senadora Pitulco. Ayaw na nilang makuntak, ano? Kung nga makuntak man raw ay sasabihin ni Liobert na busy daw siya. So bakit ba ay ginawa yan ni Liobert? So yan ang ating talakayin sa ngayon. At bago po yan, ako po ay babati muna sa inyo ng magandang araw at magandang hapon, magandang gabi. Kung saan po tayo naroon at ingat lang po tayo palagi. So ito, ating i-play muna at pakinggan at kung anong part dito na ating mabigyan ng komento. Sinabi natin, tapos na yung kaso. As far as we are concerned, sabi ng mga ilang netizen doon, ba't daw tayo bumibitaw? Sana wag. Ito po yun. Una, ako po ay nangako dito po na kapag lumagpak po si Liobert, atas na po kami. Ang pangit naman po noon na nagbitaw ho ako ng pangako na kapag bumagsak si Liobert, atas na kami, hindi na kami tutulong, and then babaliin ko po. So ayan, no. At itong sinabi ni Senador Pitulco, eh alam po naman natin 'yan, ano, nung unang nakapanayam nga nila itong si Liobert Dasmariñas ay nung hinamon ng lie detector test na tinanggap din ni Liobert at base sa kanyang mga pahayag doon na may dinawit nga siya ng mga official, kaya gusto ni Senador Pitulco na mapatunayan ni Liobert yung mga sinabi niya at totoo at idaan nga sa lie detector test at pumayag si Liobert. Pero may kondisyon nga si Senador Rafi Tulfo dito na kung sakali na siya ay bumagsak man ay hindi na po siya tutulungan nila ni Senador Rafi Tulfo or bibitiwan na. So, diba? Ito ay inulit nga ni Senador Rafi Tulfo yung kanyang sinabi dati. No? Pero may napansin lang ako dito na masabi kong parang may mali din si Senadora Pitulco, no? Pero pakinggan muna natin to para malaman natin kung saang part dito ang sinasabi ko. Okay? Yung aking pong pangako, eh parang wala po akong isang salita noon. Okay. Pangalawa, si Liobert po mismo na ang ayaw na po mag-cooperate. Gusto po namin siyang tulungan, kahit na gusto man namin siyang tulungan. Okay. Alright, okay. Sorry ha. Medyo natawa ako dito, ano, kasi sinabi ni Senador Pitulco na yung sinabi nga niya na ayaw niyang baliin yung kanyang pangako. Pero dito, medyo mali, di ba? Kaya sabi niya na si Liobert ay ayaw na makipag-operate, na gusto man lang tulungan. Pero yun na nga, si Liobert ay ayaw nang makipag-operate. So, medyo mali, di ba? Sabi nga niya ay bibitiwan na si Liobert kung bumagsak. Pero dito gustong tulungan. So, di ba? So, patuloy pa natin to. Pero kung siya naman po ay ayaw na magpatulong dahil kapag kinukontak po namin siya, sinasabi niya po busy siya at meron po siyang ginagawa sa kanyang trabaho. So ayan, no. Kung kinukuntak daw nila ay ayaw na makuntak o kung makuntak man ay sabihin na busy, may ginagawa sa trabaho. So bakit ginawa yan ni Liobert? At bakit din itong si Senador Pitulco ay gusto pa niyang tulungan? Nasabi nga niya ayaw niyang baliin ang kanyang pangako. So dito, sa akin lang pong opinion, itong si Liobert ayaw na makipag-usap, ayaw na makipag-cooperate. Dahil nga doon sa kanyang sinabi doon nga sa sinabi ni Senador Pitulco sa kanya na kung bumagsak man siya ay hindi na siya tutulungan. So hindi po 'yan nawala sa isipan ni Liobert. So 'yun ay sa akin lang pong obserbasyon, ano, na 'yun ang nasa isipan ni Liobert dahil nga alam niya bagsak siya. So alam na niya na hindi na siya tutulungan ni Senador Pitulco. So kaya siguro ayaw na rin po niya makipag-usap pa. Kanila Senador Pitulco,
umiiwas na din po siya na baka ay gisahin din siya ni Senadora Pitulpo na bakit ay yung mga sinasabi mo, lalo na dinadawit niya yung mga opisyal, eh hindi mo napatunayan doon sa lie detector test. So diba, so, mangyari po na gagawin niya ni Senadora Pitulpo. Dahil alam po naman natin si Senadora Pitulpo pagka magtanong yan ng mga tao na dumalapit sa kanya ay talagang ginigisa niya kung may masilip man siya na mali sa ginawa. Diba? So yun siguro ang gusto rin ni Leobertas Marinas na iwasan na lang makipag-usap kay Senadora Pitulpo. Dahil alam naman niya na hindi na nga siya tutulungan, di ba? Dahil bagsak siya. Or, yung abogado ni Hubert Desmarinas ang nagsabi sa kanya na huwag na lang siya magpa-interview dahil kung marami po tayong sasabihin, marami din pong mali ang mangyayari. So, para maiwasan po yan, eh huwag nang magpa-interview pa para mas mapag-aralan ng kanyang abogado ang kaso na kanilang ilalaban sa pagdating na pupunta na sila o magharap na sila dun sa usgado dahil nga ay nakapile na po itong kaso, no? Ito kay Leobert at sa kay Jobert, no? Siyempre dalawa sila kahit na pumasaman si Jobert dun sa lie detector test, pero dapat patunayan pa rin niya sa usgado na wala siyang kinalaman. At siyempre si Leobert ganun din, bumagsak man siya pero pwede pa rin po niyang patunayan sa usgado na yung mga sinasabi niya na binawi nga niya ay totoo nga na wala siyang alam dun sa nangyayari kay Jubilin na pinsang buo nila. Diba? Doon na sa usgado. Baka yun ang toro din ng abogado ni Robert. So parang ganun lang din ang ganun lang ang aking naisip, ano, na mga nasa isip din ni Robert ngayon. Gusto lang niya umiwas na ma-interview pa, lalong-lalo na kay Senadora Pitulpo na alam na niya at kilala na natin si Senadora Pitulpo na kahit na lumapit ka sa kanya, humingi ng tulong, pero pag makita niya na may mali ka, talagang gigisahin ka ni Senadora Pitulpo. Diba? Tanay natin, ganon ang mga nasa isip ni Leobert at sa kanyang pamilya, sa iyang kanyang ina, na alam po naman natin na mahal ng ina ni Leobert, itong si Leobert. Doon nga sa na-interview, yung ina ni Leobert, grabe ang iyak niya, no? Naawa siya sa kanyang anak. Dahil naniniwala ang kanyang ina na si Leobert ay inosinte. At ganon din sa karamihan sa atin, na ganun ang paniniwala na itong si Leobert baka ay nagamit lamang. Kaso lang po ay mahirap din po na sabihin natin na sino ang nasa likod nito dahil nga yung mga official na binanggit ni Leobert ay hindi naman po niya napatunayan dun sa lie detector test. Pero actually, ang lie detector test base sa ating mga nabasa ay hindi din po siya accurate, ano, kung ano man ang sinasabi mo, katotohanan man o hindi katotohanan. Dahil yung lie detector test, base sa ating mga nabasa, ay nagbabase siya sa reaksyon ng ating katawan, tibok ng ating puso, sa ating isipan. So kung ano man ang na reaksyon ng iyong katawan, ng iyong puso, siyempre pag kabado ka, pag hindi ka kampante, diba? Lalo na doon sa sinabi nga ni Leobert na marami ang tao, hindi niya inakala na ganun pala. So parang hindi na siya kampante doon, diba? So siyempre, nandoon na sa kanya bang katulad ng mag-apply tayo ng trabaho na first timer tayo mag-apply, kahit man na alam natin ang trabaho, nandoon pa rin yung medyo kabado tayo sa mga pagtatanong sa atin. So parang ganun ang nangyayari siguro kay Leobert. Kaya umagsak siya. At si Jobert naman, siyempre kampante siya dahil nga ay walang
parang pressure sa nangyayari sa kanya. Dahil nga si Jobert ay parang masabi natin na nadawit lang sa mga talaysay ni Jobert. At isa pa, may mga saksi o witness na magpapatunay na itong si Jobert ay walang alam sa nangyayari. So, siyempre kampante talaga siya, no? Hindi, parehas kay Jobert na base na rin sa kanyang salaysay na nung nandun pa siya sa kulungan, tinatakot siya at pinagsasabihan na kung hindi aaminin ay may mangyayari na hindi maganda sa kanyang pamilya. Yun ay sabi ni Jobert, no? So kung totoo man yan na may nagsabi sa kanya, so siyempre medyo may ano sa puso mo, parang may takot na mahirap paliwanag, di ba? Kung mangyari na magpasa ka dun sa lie detector test, eh baka balikan yung pamilya mo, di ba? So, hindi natin alam yung mga nasa isipan ni Jobert kung bakit ay umagsak man siya. No? Kung sinungaling man siya, so, hindi rin po natin alam. Pero sa karamihan po ay naniniwala na biktima lang itong si Jobert. So, yun lang ang aking masasabi dito. Ano? Sorry sa mga diehard supporter ni Senadora Pitolpo. Ako din ay supported din ni Senadora Pitolpo noon pa hanggang ngayon. Pero siyempre, kahit naman po na idol natin yung isang tao, pagka may nasili po tayo na parang mali dun sa kanyang mga sinasabi, pwede rin po nating i-correct, no? Siguro, maintindihan naman ni Senadora Pitolpo, no? At maisip din niya yung sinabi niya, no? Parang mali nga, yun, ano? Dahil nga, sabi nga niya ay ayaw niyang baliin ang kanyang pangako na pag bumagsak ay hindi niya tutulungan. Pero sa isa na yung sinabi niya na si Jobert ay hindi na nakipag-cooperate na gusto pa nilang tulungan. Di ba? So, sa inyo, ano ang inyong masasabi yung mga mahal kong viewers? So, comment lang po dito sa ating comment section. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel at sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. So, please click subscribe button at hit the notification bell para palagi kayong ma-update sa mga gagawin ko pang mga video. Pa-like and share na rin itong ating video. Maraming salamat at see you po sa next video ko. God bless. God bless.